Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng isang news update about kay Sarah Geronimo at kay Darren Espanto dahil sa katatapos lang na concert ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum, nagkaroon ng prod si Sarah Geronimo at Darren Espanto. Diba, parang rare lang natin nakikita na nagkakaroon ng performance si Sarah Geronimo at si Darren. I think kung hindi ako nagkakamali, marami silang performances before sa ASAP, pero hindi solo nilang dalawa. Laging nakakasama si Darren sa mga performance ni Sarah Geronimo, pero grupo sila, like yung kay James, with Sam, sino pa ba? With Inigo, parang ganun. Parang marami silang performances na grupo sa ASAP last year ato or before. Parang ganun. At yung pinakalas ko na alam na nagsama si Sarah Geronimo at Darren Espanto is yung kumanta sila ng Bang Bang. Yun lang yung pinaka-recent na alam ko na dalawa lang sila. Dahil yung pinaka-una pa lang, yung nagsisimula pa lang si Darren Espanto, kakapanalo pa lang niya, first runner-up sa The Voice Kids dati, kumanta sila ni Sarah Geronimo ng Listen. Dalawa lang sila. Pero yun, yung pinaka-recent is yung parang event ata ni Sarah Geronimo sa Globe at guest niya doon si Darren Espanto. At yun yung pinaka-last. Eto lang lately, nakakatuwa na nagsama na naman ulit sila. Diba? Kasi dati, alam na natin na magaling si Darren Espanto. Blind auditions pa lang yung The Voice Kids. So, nakakatuwang isipin or panoorin na nagsasama sila or nagpe-perform sila together. Yung coach niya at saka yung artist niya dati. At alam ko sa feeling ni Sarah Geronimo kung gaano siya ka-proud kay Darren. Dahil yun na, The Voice Kids days pa lang, alam na natin na ang laki ng mararating ng batang to. At yun nga, nangyari siya. At alam ko sa part ni Sarah Geronimo is proud na proud siya kay Darren sa lahat ng mga achievements ni Darren dahil deserve naman talaga ng bata dahil katulad rin siya ni Sarah Geronimo. Mabait, magaling, napaka-humble at isa yun or yun yung mga traits talaga na kailangan sa industriya. At alam ko ang laki ng na-impart or na-advise or natulong ni Sarah Geronimo kay Darren kung bakit siya nag-i-stay ngayon dahil sa mga advices niya siguro dati nung kinocoach niya pa lang ang bata, which is no doubt ang galing-galing talaga. Nakakatuwang isipin na nagsasama silang mag-perform dahil sila lang talaga ang marunong sumayaw at kumanta at the same time. So marami siyang marunong kumanta, marami siyang marunong sumayaw, pero pag samahin mong sayaw at kanta na walang kahirap-hirap, magandang panoorin at laging all out yung performance, parang Sarah Geronimo at Darren Espanto lang yung naiisip ko. At sabihin na lang natin, marami kasi nagsasabi dati na si Darren ang Sarah G version, like male version ni Sarah G, which is totoo, I will agree, dahil dati pa lang nakitaan na natin si Darren Espanto, which is yun nga yung tag sa kanya sa The Voice Kids, na the total performer, na deserve lang din naman niya dahil magaling sumayaw at magaling kumanta. So ginawa ko ang news update na to dahil as for Darren's part, nakikita ko pa rin sa kanya, alam mo yun, yung humility niya, kahit ang laki na ng kanyang narating, or ang layo na ng kanyang narating sa show business, nandun pa rin yung parang nahihiya siya pag ini-interview, nandun pa rin yung kanyang humility. Makikita mo talaga yan sa artista, hindi yung kaplastikan. At I know for sure na super happy si Sarah Geronimo kay Darren sa lahat ng mga na-achieve niya, narating niya, dahil deserve ng bata dahil napakabuti, napakabait, at napaka-talented. Right? So I'm just hoping na sa mga susunod na mga prod or performances na gagawin ni Sarah Geronimo, sana magsama silang dalawa ulit dahil deserve nilang mabigyan ng magandang prod dahil magaling lang talaga sila at sila yung mga total performers meron tayo sa bansa. So dapat yun yung mga binibigyan ng magagandang prod para naman masatisfy tayo ng mga audiences, which dati pa nasasatisfy na tayo. What I'm just trying to tell in here na kung sino yung may talent at galing dapat yung binibigyan para naso-showcase nila kung ano pa yung mga kaya nilang gawin, which is si Sarah Geronimo at Darren Espanto lang yung nakikitaan ko ng ganun. So there, that's the end of the vlog. Kung nag-agree ka sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribing at i-click na rin po ang bell button para notified ka if ever I do have new uploads in here. So yeah, this has been Ron and I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!